Indonesia yung kalamangan. Pero once na nag-late game to, matik Aura PH. So, mga loads. Matik yun. And eto na, game number 2, Onic Indonesia, once really lead in favor of Aura PH. And nag-post muna sila. Pero pakilala muna natin ng Onic Indonesia, Drian, sa kanyang Selena, Rasik Sina. Naman, para sa Atlas, Anti-Mage for the Yuzong, Zanz, Jaco for the Hayabusa, and Sasa. Para sa kanyang Angela. And for the Aura PH, medyo malabo ang ating mata. Lumiere para sa isang Kofra, KLVJ para sa isang Thams, Grid for the BNK, and Kiluwash para sa isang Hilda and JV for the Kali. Yun, daling-daling. Purify si kuya natin GP. Alam ako bakit. Kasi, ito alam mo talaga. Kasi, mahirap para sa kanya na ano na makapag-free hit pag hindi siya nag-purify o nag-ano lang siya, kung nag-flicker siya, mahuhuli siya nung Atlas. Mm-hmm. Pag nag-retribution naman siya, and pag hindi siya, basta ito na lang, pag hindi siya nag-purify, maraming pwede pang huli sa kanya, Abyssal Arrow, Fatal Links. Fatal diba? Links. At dami, sobrang dami talaga. Kaya kailangan niya mag-ingat. So, JP, ikaw ang pag-asa ng ating game number 2. At alam naman natin na hindi talaga magpapatalo yan. Pero kung malamig pa rin, hindi ah, mukhang aggressive na yung pinapakita ngayon ng Aura ulit. Noon na apat yung nakaabang agad sa middle lane. Pero silip tayo sa may bottom lane direct. Kasi si Hilda nakaabang-abang agad. Akala ano lang yan? Nangyayaring ano yan? Ide-delay-delay niya lang yung mga bagay-bagay mi. Kasi kailangan niya maunahan mag-level yun eh. Kung pwedeng antayin niya at maging aggressive siya dun kay Yuzong para hindi mag-level 4, gagawin niya. Kasi pwede siyang mahirapan din eh. Kung sakasakali man. Abisa lang ako. Mukhang mabibigyan agad mga kaibigan. Bouncing ball naman pero flicker out lang din. Ang isang Kufra, dahil nanganganib na siya dun, wala na siyang flicker. So if ever natamaan siya ulit ng pangalawang beses, eh sigurado. Speaking of, tinamaan na naman si Rapisa dito and mabubuhay nga ba kay First Blood para dito kay Sans. So Hayabusa pick nila dito, Selena talaga yung nagiging panggulo for the Aura PH kasi dalawang beses tinamaan dito si Rapisa eh. And crucial pa yun kasi isipin mo early stage yun. At saka nga ano rin dito nako, top 1 yung ating Selena. So alam niya and for sure yung Abyssal Arrow niya, lahat nagkoconnect. Kaya kita naman natin early game pa lang. So, yun yung iiwasan or titingnan maigin ng Aura PH. Kasi dun sila nakaka-sure ball. Ako, tama ako dyan. Pero since dito, nakakaramdam din naman ng damage dun kay JP. So, huwag ka palo-loko kay JP. Pag nabutang ka niya, naka-pre-hit yan, talaga mawak-wak ang peslock mo dyan, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo. Kaya dito sa atin, 1-0 lead pa lang naman in favor of Onic Indonesia. Pero medyo ba maaga yan para magdesisyon kung sino man naman nanalo dito. Ito yung time na kailangan mag-scale up ng both teams. Pagka tumaas yung pera dito agad niya, no? Ni Kari, mm-hmm. Talaga may pagbibigyan niya. Kasi marksman is nila marksman, di ba? So, pero speaking of scale up na sinasabi ni Kuya Irv natin, mukhang top lane ang gustong kuhanin ng Aura PH. Tamaan si JP. GP. GP, tinamaan dito. Pero tignan natin kung tatamaan nga ba yung aso. Pero eto na nga si Sans. Nakita ni Raplicia mukhang eto na yung dragon. Enter the dragon, JP, nakatutok. Uy, 24 oras nabigyan dito at patay agad si JP to. Nakasakay na yung pare nating Angela. Kill BJ, mukhang nabibigyan ng malupit na first kill dito ni Anti-Mage. Nakita mo yun, no? Nakita the mo dragon. The dragon dance. Is there. Dancing in the air. Oh, diba? Nakita mo yun. Grabe yung sayaw na ginagawa niya doon. So, nahirapan doon yung Aura PH. Pero, mapapansin natin, sinisimulan na ng Aura PH itong first turtle natin. Pero si Sasa, ang tapang ng loob. Oh. Medyo matapang na kasi napapigyan. Nakaltukan, mga kaibigan. And this is the time nga ba na papasukin ng Onic Indonesia itong turtle natin. O pagbibigyan nila yung Aura PH na makakuha ng another objective. Pero feeling ko makukuha to ng Aura PH. So, naging maganda nga naman yun para sa kanila. Pero habang may nagiging maganda, syempre, yung bottom lane, nasisira na. So, kailangan bumaba din agad ni Kiluwash dito. Nangyayari kasi sa nila yung pagbabantay nga naman din kasi sa isang carry. Yun yung pinoprotect ng Aura PH. Here comes Kiluwash, mga kaibigan. Ilipad si Anti-Mage agad. Ganun kalakas yung damage na kaya niyang i-provide. Don't mess with me. I'm Kiluwash, the greatest offlane of the world. Huwag kang paloko-loko kay Kiluwash, mga kaibigan. Pero Rasi Sina dito. Mukhang kulang yan. Kung sakaling si setup ka dyan, magiging mahirap yan para sa kanya. Level 8 na pala si Hayabusa.
Hayabusa level 8. Objectives. Mm-hmm. Mukhang objective na lang. Mukhang objective. Pero nakakaramdam kasi. Ang daming pantakas ni ano. Ni Hayabusa. Yeah, yeah. May quad shadow siya. May shadow kill siya if ever. Tapos hindi mo pa siya manonormal. Kasi nga, piniprehit-prehit ka lang niya dito eh. So, pero ang ganda na nga ginagawa ni Anti-Mage, no? Baga, ano siya sa bush, patiently waiting sa kung anong pwedeng mangyari. Hindi agad siya nagpapakita. Pero nako, teka, Kuya Arf, may mukhang may banatan atang mangyayari. And then, karan lang na ambahan. Pero doon sa top lane, silip tayo. Hawakan Sasa, tenga lang. Nako, si Thams, pwede niyang level flip lang yun eh. Harasin yan eh. Level 5 lang yun. Tama ako dyan, pero cut muna ng linya dito yung aura. So, ito na yung pagbawi ng aura ngayon. Medyo nakakaano na sila, nakakaangat-angat. Pero yung top lane direct, papunta yung Hayabusa dun ha. Kailangan mag-ingat ni Mlbb kasi mahirap nga naman yan. Level 5 si Sasay, so nakakaramdam ni si Mlbb na may tao dun sa bush. Kasi grabe yung aggressiveness niya eh. Level 5 lang siya, tas ganun siya mag-agre. Pero anti-mage dito. Masakit na din yung damage si JP. Sakit ni ano ni JP? Direct tingnan niya natin kung bakit ang sakit. Tingnan natin. 3K ang kanyang pera. Okay na din. 200 lang naman yung lamang ni Hayabusa. Ni Hayabusa. Oo. Pwede pa yan. Palag-palag pa yan. Tsaka maaga pa para mag-desisyon kung sino man nanalo dito. Pero tsaka, may pitik na kasi yung damage ni Kuya JP natin eh. Pero tingnan natin, level 8 na rin pala siya eh. Sinugod na si Raptisha, mukhang mabibigyan pero flicker out. Nasaan niya yung Hayabusa? Yun na yung pagkakataon para i-preheat nila pero nakapag-quad shadow para makatakas. Pero nakagat ang tutupigil at nakapasok pa yung Angela para mabuhay siya dun. Grabe naman talaga. Grabe yung awareness. Yung baga blueprint nga na tinatawag nung Onic Indonesia. Ang bilis ng mga backup na nangyayari pero nakukuyar. Mukhang si Hilda ay napag-iwanan sa Dreams. Nabigyan pa, ito na yung dragon na Dragon Dance, mga kaibigan. Greed dito, running out of life, pero magiging dragon na nga lang din. Walang nanakap, pero nakapatay pa rin ang tropa dito ng Onic Indonesia. 2 for nothing, plus the Cryo Turtle. Objectives din ng Aura PH doon sa top lane is nakakuha na rin. So, marami pang pwedeng mangyari kasi hindi rin naman na nagkakalayo yung gold lead sa ngayon ng yes. Aura at ng Onic Indo. Uh-huh. So, tamang pa-item pa para kay Kari. Kaso, nagiging problema, hindi na nila napapansin na kukuhanan na ng resources or ng jungle item ng Onic Indo yung Aura. Pero medyo maliit pa naman yung pera eh. Medyo, marami pang pwede. Hindi ganun kalaki yung lead nung Onic Indonesia dito. And sa Torre, parehas lang din naman sila. Eh, si Mlbb pumapalag naman sa top lane yun. Tignan. Kaso yun lang, napatay na naman si Kilowash dun. Ano bang item nung Hayabusa? Parang naka-heptasis na ata yun eh. Wala nga. Endless battle. 5.2 ko yung pera niya. Medyo masakit na naman yun. Mabilis niyang naka-ano, Kuya Irv eh. Baga siya yung mas mabilis nakapagpa-item din talaga. Tapos siya yung naka-unang kills agad. Oo, tama ka dyan. Pero JP dito, normal naman ang binigay. Pero Vitalik, kapatid na nga rin, mga kaibigan, nakatakas pa nga si Ran, si Sina, pinasukan ng Angela. Pero here comes Santiago, mukhang papasok sa apat. Abi sa laro, hindi tatama kay Grid. Pero napili niya si Grid na nga lang dito. Pero Santiago, kinagat. And that, pasok naman ang Dragon. Anti-Mage, giving some damage dito sa Aura PH. Pero Anti-Mage, mamamatay na lang din sa damage dito ni paring Kupra na Bouncing Bulan. And that one is a 1-for-1 trade lang ang nangyari. 3-6 ang ating score, 7 minutes and 50 seconds in our game time. Pero kahit nakabawi yung Aura PH doon na sa nangyaring clash natin, ahead pa rin or lamang pa rin yung Onic Indo doon sa kills the same time. Yung gold din naman hindi pa nagkakalaro. So, all they have to do for the Aura PH, bantay dito kaya JP na mas makapagpa-item pa. Pero, Titams, kasi ang ganda rin naman yung ginagawa niyo eh. Ayun na mga kaibigan. Iwan. Na shadow kill si paring Kilowash, ang hindi nakikitang hero nakita na ng isang ninja. Kanina pa rin nakabang si Hayabusa tsaka si Angela doon sa may top lane eh. Tapos kuha pa rin ang hirap ng Angela dito. Para dito sa aura kasi hindi nila mani. Pag hindi nila napatay agad, nandun yung Angela para sumani. Nakasani bagad. Oo. Pero dito pero, ako. Ako mabibigyan nata. Binalikan pa nga dito ni Sans. Bakit niya binalikan? Pwede kasi papunta na si Rassi. Ito na nga, mukhang magse-set up pa. And the shadow kill na ibigay kay Grid. Pero dahil nga, meron siyang aso dito. Okay lang din naman. Pero JP dito, free hit lang kay Sina. Patay agad yung isa. This is the right time nga ba para makabawi sila. Pero walang tinamaan si Raplicia. Oh my G, mukhang mapapatay pa silang dalawa. Tinamaan abis sa laro dito. Patay agad. JP free hit lang naman sa patang gilin. Pero si Anthony, talagaan niya. Oh my G, JP will go down. I think it's a yun. Nabigyan mukhang 5,000 tropa.
Ito, kapinyak para dito. Saya busa para sa ating game number 2. Grabe, oh, yung pinapakita ng Onic Indonesia dito. Basagan top lane and I think it's over. Power lock na para sa Onic Indonesia yung ating game 2. It's over, mga kaibigan. Ganun lang.